kung saan man po kayong sulok ng mundo ngayon naroroon, guys. For today's video, guys, hindi pa ako magpapakita ng mga isa sa mga recipe ko, either travel vlog ko. Pag-uusapan po natin ngayon dito sa video ko, yung about sa self-review ko, about dun sa vaccine na na-take ko noong September 2. A short review po about myself. Dati, nung bata pa ako, nagkaroon po ako ng hika since 1 year old to 7 years. Nakuha ko po yung hika na yun sa side ng tatay ko, kasi yung tatay ko may hika. Tapos, yung unang salta ko po dito sa Hong Kong, nagkaroon po ako ng sakit. Kaya nagpa-check up ako sa doktor. At may isang resita po doon yung doktor na nagkaroon po ako ng sensitive yung sa gamot na yon. Kaya nag-aalangan po ako kung ano nangyayari sa akin. Kasi nga, may history ako na hika and then may allergies sa gamot. But before I decide to go for vaccine, nagpa-check up ako sa isang private doctor dito sa Hong Kong. And then, he said that I'm eligible to take that vaccine, either Sinovac or BioNTech. Yung araw ko ng schedule sa vaccination is parang gusto kong sumigaw at tawagin yung nanay ko. Kinakabahan ako. Pero alam ko naman sa circle of friends ko, ako na yung pinakahuling magte-take ng vaccine kasi sila noon pa man, nakatake na sila ng vaccine, fully vaccinated na. Nung pagpasok ko po dun sa establishment, kung saan po yung nag-heal yung vaccination center, una po is, dito sa Hong Kong is common yung magsa-sign up ka dun sa apps na Link Home Safety or magsa-sign in ka dun sa paper ng name mo, contact number, and date of visit and time of visit. Sunod nun is mag-give up po dun sa first take test sa may counter po na 1, 2, 3. And then, when my turn is, you just show your message on your mobile phone to the counter there, the staff, and then your Hong Kong ID. Then, may pinapabasa po dun sa'yo na about dun sa yung mga dons, tsaka yung mararamdaman mo pagkatapos ng vaccine. Tapos, magpipila po ulit. Waiting po dun sa doctor or your turn muna para ipabakunahan ka. While waiting po, pinaupo po kami. Tapos, may mag-approach po sa yung medical staff, maybe it's a doctor, tapos mag-a-ask kung may allergy ka ba sa gamot. And then sa case ko po, kasi may allergy po ako, nilagyan po ako ng red sticker here on my shoulder. And then sabi niya, after I will take that vaccine, I will just rest for 30 minutes, see how if it will have a medical reaction to my body of that vaccine that I will take. And then, nung ako na po yung isa sa lang, tinanong po syempre yung pangalan mo, tapos, did you unwell today? Sinagot ko naman po na hindi, I'm okay. And then, tinanong niya which shoulder I prefer to have my vaccine, my first dose. Tapos sabi ko, I'm right-handed po. So, she decide she will vaccine here on my left shoulder. Pagkatapos nun, nag-rest po ako ng 30 minutes dun sa chair na belongs dun sa may mga allergy. After 30 minutes po naman, thanks God, wala naman po ako naramdaman na pagkahilo or kung ano, I'm fine. After 1 hour po nung na-take ko yung vaccine is, I feel so sleepy and dizzy. But still, of course, because we are here in Hong Kong, at yun nga po, kasi nandito tayo sa foreign land, at hindi ko naman di off, still as usual, do your work, do your duty. Pero antok na antok ako. Tas, ang bigat ng ulo ko, nahihilo konti, pero kaya naman. At sabi naman po yung ama ko na kung hindi ko talaga kaya, pwede naman po ako magpahinga. Maybe after 3 hours to 4 hours, I really feel my shoulders. It's very tired, a bit pain. So on, evening time, still pain. I could not even raise my hand. Seems like I feel it. I
I have a baby that I need to take care of. Kinabukasan po is ganun pa rin, masakit pa rin siya. Pero aside from noon, wala naman po akong ibang nararamdaman. Masakit lang siya, hindi naman ganun kasakit, pero masakit. Parang yung hindi nga masakit, parang gusto mo magwala sa sakit. At sabi nga, after 24 hours lang naman yung epekto ng gamot sa atin. After 24 hours naman nun, nawala na. Automatic, even though in the morning, I could even raise my hand. And then when 12 o'clock already in the afternoon, just like, I'm very okay. Just like I didn't have any pain anymore. Ang bilis lang, parang wala akong naramdaman na sakit nung nakaraang araw. Kasi wala, ano lang talaga siya, napaka-smooth na wala na yung sakit, wala na yung pain. Pero ano siya, ang tigas dito banda ko, siguro dahil ngayon sa bakuna. At pagkatapos po noon, 24 hours ng vaccination ko is when it's 3 o'clock in the afternoon, bali, 10 o'clock yung 24 hours ng vaccination ko. Saka pa lang po ako nakaramdam na ang init-init ng singaw ng mata ko, even though yung labas ng paghinga ko, sobrang init. Tapos pati yung paghihi ko, ang init-init talaga. Tapos just like I want to have flu. Pero tapos na po yung 24 hours na vaccination ko nun. So, self-medication lang naman ang ginawa ko. Uminom ako ng Bio-2. After that, nawala naman po. At yung napili ko po ay BioNTech. At yun lang po yung self-review ko about dun sa vaccine na na-take ko, first dose. Abangan nyo po yung second dose ko. Magsi-self-review pa rin po ako about sa mga mararamdaman ko at yung nervous na mararamdaman ko in my second dose. Thank you po for watching my video. Thank you for liking it. Also, comment down here below po kung ano po yung mga nararamdaman nyo during your first dose. Gusto ko rin pong malaman kung common lang ba yung nararamdaman ko or yung iba sa inyo is mas malalapat ang sinaramdaman ko. Thank you. Thank you po. Thank you so much.